At kamustahin naman natin ang sitwasyon sa bilangan ng mga boto sa Davao City. At naroon live si Ian Cruz. Ian. Vicky. Yes, Vicky, inaasahan nga ngayong 7:30 a.m. ay muling mag-resume ang pagbibilang ng mga boto dito sa Davao City. Pero Vicky, dun nga sa huling mga figure na nakita natin bago nag adjourn itong sesyon dito sa Sangguniang Panlalawigan ay napakataas ng lamang ng mga anak ni Pangulong Duterte kumpara sa kanilang mga katunggali. Ang re-electionist na si Mayor Inday Sara Duterte ay higit 500,000 ang nakuhang boto kumpara ito sa nasa 3,990 na boto nitong si June Marcellones. Ang kandidato naman sa pagka-vice-alcalde na si Basse Duterte ay nakakuha ng higit 500,000 boto, wala siyang kalaban. At ang First District Congressman na candidate na si Pulong Duterte ay nakakuha ng higit 190,000 na boto kumpara sa 2,095 ni Rex Labis at 5,025 ni Susan Ayungaren. Nasa 67% ang transmission rate noong 10:30 p.m. Pero nagbago na rin yung mga figure na yan bago maghating gabi. Pero ganun pa rin ang ipinapakitang resulta na talagang napakataas ng lamang ng mga anak nga at mga kaalyado ni Pangulong Duterte. At sa senatorial slate ay 10 sa mga kaalyado ng Pangulo ang nangunguna sa bilangan na sa pangunguna na nga yan ni Bongo at ni Bato de la Rosa. At kanina ay Vicky ay nagdadatingan pa rin hanggang sa mga sandaling ito nagdadatingan pa rin yung mga miyembro ng BI dito nga sa Sangguniang Panglungsod sapagkat ngayon pa lamang nila nadadala dito yung mga printout ng election returns mula sa iba't ibang mga clustered precincts na sabi nila sa atin na nakapag-transmit naman sila. Pero ang nangyari nga daw ay napakalakas ng ulan dito sa Davao City kaya hindi sila nakarating kaagad dito sa kanilang city hall compound. Kaya sa ngayon ay abalang-abala ang mga taga-Comelec para i-entertain itong pag-susumite ng mga ER ng mga guro mula sa iba't ibang mga distrito dito sa Davao City. Bagamat napakalaki ng lamang ng mga anak nga ni Pangulong Duterte doon sa kanilang mga katunggali. Sinabi nitong si Attorney Chris na Samantha Caballero na siyang tumatayong head nitong City Board of Canvassers ay sinasabi niya na hindi nila ipoproklama kaagad itong mga kandidatong ito sapagkat ang usual daw na ginagawa dito sa Davao City ay kinukumpleto na muna nila yung canvassing para sa lahat ng mga kandidato bagong sila magproklama ng mga nagwagi. Vicky? Ian, ano yung mood dyan ng mga Davaoenyo? Solid Duterte, pati mga administration bets, karamihan sa kanila ay nagwagi doon sa senatorial lineup. Ano yung mood dyan? Nako, Vicky, talaga namang siyempre tuwang-tuwa ang mga Davaoenyo sapagkat yun naman talaga ang objective nila, suportahan at ipakita na sa Pangulo at sa mga kaalyado nito na nasa likod nila ang mamamayan ng Davao. Nasa higit 980,000 ang mga butante dito at malaki, Vicky, ang naging turnout nung mga nakaraang eleksyon at inaasahan nga na malaki rin ang turnout ngayon at nag-reflect nga ito na sa senatorial slate ay si Bongo at si Bato de la Rosa ang first and second doon sa bilangan na pawang mga taga Davao region. At yun nga, dito naman sa kanyang mga anak, si Mayor Inday ay nakikita na talagang magwawagi. Napakilaki kasi ng kanyang kalamangan. Si Basse Duterte naman ay walang kalaban. At itong si Pulong Duterte na panganay ng Pangulo ay malaki rin ng lamang doon sa kanyang kalaban sa pagkakongresista dito nga sa Davao City First District. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.